NBI. Hindi na nakapalag ang suspect na si Ariel nang arestohin ng NBI Cybercrime Division sa isang motel. Pinilit umano niya ang katsat na 21 anyos na estudyante na magtalik sila dahil kung tatanggi ang babae ay kakalat niya ang manirecord niyang masiselang video at picture ng biktima. Hindi po ako makatulog, ang hirap po kahit po pag pumipikit po ako, na iisip ko po yung conversation namin, natatakot po ako na baka bigla siyang magalit, na baka bigla niya nalang isend sa iba yung meron siya. Inamin naman ang suspect na bukod sa biktima ay meron pa siyang ibang mga katsat. Lumalabas sa investigasyon na nasa 20 babae ang nakunan niya na mga masiselang video at picture. Sobrang laking pagkakamali po ng ginawa ko. Natatakot po ako para sa future po ng anak ko. Yung chance po na lumaki siya na wala ako, ayun po yung pinakakatakot ko. Ayoko rin po siyang mabully dahil sa akin. Arestado rin sa isang hiwalay na entrapment operation ng isa pang suspect. Tinakot umano niya ang isang 21 anyos na estudyante na ikakalat ang kanyang mga nude videos at pictures kung hindi siya magbabayad ng 5,000 piso. Totoo nga ba yung sinasabi ng biktima na hinihingan mo siya ng pera? Hindi po. Ikakalat yung video niya? Hindi po. Kala niya po ako yung nangihingi po. Ayon sa biktima, 2021 pa nakatago ang mga video at picture niya. Nagkamali siyang i-click ang isang link sa isang messaging app na naging paraan ng suspect para ma-hack ang kanyang files. Pero hindi siya nagpasindak sa suspect at nagsumbong sa NBI. So dapat bang matakot sila? Ay hindi, my God. Like, it's their right to express themselves talaga. Tapos, I think it's just time na people realize that it's not the girls, ganun. Tsaka, wala, just do it, ganun. Like, huwag ka matakot, kahit kanino. Ayon sa NBI, walang masama sa paikipagkilala sa mga chat o dating site. Pero magdalawang isip palagi kapag humantong ang chat o relasyon sa mga sensitibong recording. Never ever share yung sensitive information ninyo. Otherwise, magagamit yan laban sa inyo. Game over na yan para sa inyo. So please avoid sharing those information. Mas maganda kung kaya nyo, within your control. Kulong ang dalawang suspect sa kasong grave coercion at paglabag sa anti-photo and video voyeurism law. Nico Bawa, ABS-CBN News.